Sa bahay nila Mangkarding, naging tahimik si Sean mula na ipakita ng abuelo ang picture ng kanyang ama. Walang alam ang ina niya at di dapat malaman dahil magagalit sa kanyang abuelo. Wala na magkaisip siya, never siya nangahas na hanapin sa ina ang tunay niyang ama. Ngayon magkalapit na sila ng ama, kailangan niya maging aware sa pagkatao nito. Mataman na pinagmasa ni Carding si Sean, para itong matanda na kumag-isip at napakatalino. Marunong na rin magtago ng tunay na emosyon na madadarama nito. Sa ngayon, hindi ka pwede makita kahit inuman mula sa pamilya ng iyong ama dahil baka mapahamak ay isa mo pang kapatid. Paalala ni Carding sa bata, I hate her. Matalim ang mga titig na ipinukol na Sean sa babaeng katabi ng ama sa larawan. Ako rin ay galit sa kanya, pero kailangan nating manahimik sa ngayon para sa kapakanan ng iyong ina at mga kapatid. Paliwanag ni Carding dito. Naglapat ang mga ngipin ni Sean at mabilis iniwas ang tingin sa kanyang kapatid na nasa larawan. Hindi niya matanggap na masaya ito kapili ang babaeng nagtangkang patay ng kanilang ina. Naiintindihan ni Carding ang nararamdaman ng bata. Wala siyang nilihim dito dahil alam niyang gagawa rin ito ng paraan upang malaman ang katotohanan. Bata pa ito, marami ng alam sa computer. Sinanig ito ng kanyang anak sa Canada sa mga gawain na para lang sana sa matatanda. I know my sister is smart like me. I want to go to the same old school where she was studying. Seryosong hiling na Sean sa matanda. Do you want to share on what is on her mind? Nakangiting tanong ni Carding sa bata. Kailangan ko ng kakampi para matulungan si mommy na mahanap pa isa pa naming kapatid. But this is just our secret, grandpa. Ayoko pa mag-alala pa sa amin si mommy. Pero baka agad na matuklasan ang tunay mong pagkatao kapag nakita ka ng iyong ama. You know that you look like your father. Nag-alangan si Carding sa gustong mangyari ni Sean. Trust me, grandpa. I will do everything para hindi mapansin ang aming similarities. Liyad ang dibdib na sagot nito sa abuelo. Napapalatak si Carding sa inasta ng bata. Wala nga siya nagawa kundi ang pagbigyan nito at suportahan. Minsan na siyang nakalapit kay Daniela nung nalingat ang bantay nito. Katulad ni Sean, matalino din ang kapatid nito. Pagkaisip na isa pang bata, hindi nila mahanap na pabuntong hininga si Carding. Halos ito nagbuwis ng buhay sa tatlo pa para lang mabigyan ng pagkakataon na makatakas ang kanilang ina. Naipagdasal niyang sana'y maayos itong kalagayan. Natuwa si Erica na nalawin siya ni Kael sa kanyang opisina. First time itong ginawa niyon sa lahat na napas sa paligid niya, makikitaan niya ito ng pagkaingit. Bilang manager ng department na hawak niya, wala naglalakas loob na magtanong sa tunay na estado ng relasyon nila ng CEO ng kumpanya. Wala nagtatakang pag-usapan siya kapag nakatalikod tungkol sa pagiging instant ina niya sa anak ni Kael. Lahat ginagalang siya at mataas ang tingin sa kanya. Pero alam niyang nagtataka mga ito kung bakit hindi pa siya pinakakasalan ni Kael. Gayon sa pagkakaalam ng mga ito, nagkasama na sila sa iisang bubong. Gusto ni Daniela na maagad sabay tayong umuwi ngayon. Biglang nabawasan ang kasiyang nadarama ni Erica pagkarinig sa dahilan ng binata kung bakit ito naroon ngayon. Pero nanatili siya nakatingi dito. Intayin kita sa parking lot, ani Kael bago tumalikod. Hindi na inintay ang sagot ng dalaga. Ines na iniligpit ni Erica ang gamit at nagmamadali na sumunod kay Kael. Hindi man lang siya hinintay nito para ipakita sa lahat na sweet ito sa kanya. Wow ma'am, mukha may date kayo ni Mr. CEO ah. Tukso ng kanyang assistant pagkalabas na ng opisina. Muli, nanambalik ang sesa mukha ni Erica at gumiti kay Rochelle. Kilala na rin ito ang kanyang ugali lalo na ang bayad sa inya kapag nagalit siya. May kailangan na kaming puntahan para sa last preparation ng aming engagement party. Sinadyang lakasan ni Erica ang boses upang marinig ng mga tao na may lihim na inggit sa kanya. Good luck po ma'am and best wishes in advance. Magkapanabay na body na ilan pang nararoon kay Erica. Malapad ang iting tumalikod na si Erica at sumunod kay Kael. Wala na makakapigil pa sa kanya ang maging legal na asawa ng taong tinitingala ang lahat. Bukod sa gwapo na ay pinakamayaman pa sa bansang Pilipinas. Mula sa loob na sasakyan, sinundan ang tingin ni Zeya ang paglula ni Erica sa sasakyan ni Kael. Nasa mukha ng dating kaibigan ng kasiyahan. Napahigpit ang paghawak niya sa manibela at naging matalim ang tingin sa papalayong sasakyan. Hindi ako makakapayag na maging masaya ka habang buhay. Samantalang ako'y nangangapa kung nasa na isa ko pang anak. Pagsisisiyan mo ang panggamit sa akin para makamit lang ang pangarap mo. Kausap ni Zeya sa kanyang sarili. Nang wala na sa paningin na sasakyan ni Kael, naisipan niyang dalawin ng mga magulang. Masama ang loob niya sa mga ito. Pero bilang anak, mahal niya ang mga ito. Hindi pa nga lang siya handa magpakita sa mga ito. Walang pinagbagong kanilang buhay. Tahimik at mukhang walang balak na mabasa sa mga magulang kaya hindi niya masilayan. Padilim na rin ang paligid kaya hindi na sa Zeya tumagal doon. Mahaba rin ang oras sa biniyahin niya at traffic ang daanan. Pagdating ng bahay, gising pa anak at hinihintay siya.
Biglang nawala ang pagod niya nang umiti ito sa kanya at yumakap. "Are you done, ate? Mommy?" Malambing na tanong ni Sean sa ina. Naluluhang napailing sa siya sa anak dahil sa maraming umuokupas sa kanyang isipan kanina, nakalimutan niya ng pagkain. Ganyan lang naramdaman ng gutom. "Hindi ka po dapat nagpapalipas ng gutom." Parang matandang sermon na Sean sa ina. Nakangating nagpatiala si Zaya sa paghila ng anak sa kanyang kamay papuntang kusina. Ayon itong kumilo siya at pinaupo lamang. Tumulong ito sa katulong na nagprepare ng kanyang kakainin. Marunong sa lahat ng bagay ang kanyang anak kaya hindi siya nag-aalala minsan na maiwan ito mag-isa. Marunong ito magluto ng mga instant na pagkain kung kinakailangan at naging maingat ito sa bawat kilos. Lagi nito sinasabing ayon itong matakot siya at umiyak kapag na-aksidente ito naging pabaya sa sarili. "Thank you, honey, for taking care of me." Hinilikan ni Zaya ang bata sa pisngi bago nagsimulang kumain. Hindi umalis si Sean sa harap ng ina hanggang matapos ito sa pagkain. Panakanaka, sinusubuan siya nito. Kahit busog na, tinanggap niya yun para lalong ganahan sa pagkain ng ina. Sobrang mahal siya ng kanyang ina at alam niya kung anong pinagdaraanan nito para mabuhay kasama siya. Mula sa bungad ng kusina, masayang pinagmasa ni Carding ang dalawang kumakain. Sa kanya lang nilapitan ang dalaga ng tapos na ito at pumasok na rin ng sariling sila dito si Sean. "Kamusta ang lakad mo kanina?" Umiti si Zaya sa Ginoo bago sumagot. "Natutupad ng lahat ayon sa plano ko. Tay, excited na ako sa pagharap namin muli ni Erica bukas." Proud ng umiti si Carding sa anak-anakan. Alam niyang matalino ito noon pa man. Ngunit dahil sa pagmamahal ito sa kaibigan dati, nagpapaubayan lagi ito sa huli. Mas gusto nitong ang kaibigan ang nasa top lagi para magkaroon achievement sa pag-aaral at maging proud ang mga magulang nito. Alam niyang lahat ng yan dalawa lang inilihim sa kanyang dalaga. Masaya siya dahil natuturan nitong lumaban ngayon at harapin ang nakarang kinatatakutan nito noon. Lagi mong nakatatandaan, nakasalalay din dito ang buhay ng mga anak mo. Huwag kang magpapatig sa galit ay nadarama. Paalala ni Carding sa dalaga. "Salamat po, Itay. Hindi ko po kakalimutan itong kabutihan mo sa akin at sa anak ko. Gagawin ko pong lahat ng bilin at pangakong hindi ka bibiguin sa project nito. Pinaubaya ko na sa inyo ang pakikipag-usap kay Mr. Alejo. Alalahanin mo labas ang trabaho mo sa personal mong motibo sa pakikipaglapit sa kanya." Muli niya pang paalala sa dalaga. Nakangiting tumango si Zaya sa Ginoo. Pagdating sa negosyo ay nitong hindi siya sasaryosohin. Isa sa panganap ng Ginoo na makasosyo ang higanteng negosyo ng bansa. Bago pa lang nalaman ni Tony mula sa katulong tukol kay Erica kung paano ito nakalapit ng ganun kadali lang sa pamilya ni Kael. Pag-iba ni Carding sa kanilang bansa. Matiim na nakatitig si Zaya sa bagong balita ng Ginoo. Naipagpasalamat dahil kahit papaano meron silang matang nakabasid sa pamilya ng mga Alejo. Ayon sa katulong, biglang sumulpot na lang si Erica sa mansyon at nagpakilalang dating kaibigan ni Ivy na siyang nakasama ng amo sa isang liblib na lugar. Nangunot ang noon ni Zaya at pamilya sa kanya ilang kwento ng katulong kay Tony. Ang pangalan ng kaibigan ni Ivy sa Serena. Daig pa ni Zaya ang nakarinig ng pasabog na bomba nang marinig ang pangalang binanggit ng Ginoo. Nanlalaki ang mga matang napatitik siya dito, hindi makapaliwalas na rinig. Bata pa umano si Ivy na maganap ang aksidente kasama ng mga magulang nito. Dumubog ang cruise ship na sinasakyan ng mga ito, hindi pinalad na mabuhay ang mga magulang nito. Si Ivy nakaligtas sa tapadpad sa isang liblib na isla kasama umano ang bata na kilala sa pangalang Serena. Pagpapatuloy ng kwento ni Carding sa dalaga. May sasabihin pa sana siya pero naudlot na mapansin ang reaksyon sa mukha ni Zaya. "Anong problema?" Nag-aalala lang tanong niya kay Zaya. "Hindi maaari." Umiling na bulong ni Zaya na umabot pa rin sa pandinig ng Ginoo. "Bakit?" Nagtatakang tanong niyang muli sa dalaga. Mukhang bigla nitong nakalimutan na naroon siya sa harapan nito. "Paano niya nagawa ang lahat ng ito sa akin? At paano niya nahanap si Beverly?" Muli, kausap ni Zaya sa sarili. Nanariwa sa kanyang isipan na nakaraan nung bata pa siya. "Tawagin mo na ako Serena, totoong pangalan niya." Pakilala ni Zaya sa kasamang bata na nakasama niya kanina na nagpapalutang-lutang sa dagat. Nakaugalian niya ng ganun para ipakilala sa iba ang tuloy na pangalan niya. Sa edad na 8 taong gulang, malakas ng kanyang loob. Mga malalapit na tao lamang sa kanyang buhay ang tumatawag sa kanyang palayaw. "My name is Beverly. Ivy ang tawag sa akin ng pamilya ko." Alam ni Zaya hindi magkakalayo ang kanilang edad. Naaawa siya dito dahil mukhang mahina ang loob, hindi kagaya niya. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ng bata sa kanya. Nilapitan niya ito at niyakap na mapansin na nanginginig na ito sa ginaw. Pareho silang basa ang mga damit. Mainit pang sikat ng araw sa tingin ni Zaya at ang haling tapat na.
Madalas sumasama siya sa campaign ng school nila bilang girls. Alejo kaya may konting alam siya kung paano, kung paano makasurvive sa isa na yun. Hindi nakakatulong sa sitwasyon natin ngayon ng takot. Kailangan mo pagkatatag para mabuhay tayo pareho. Nagmamatapang na sagot ni Zaya dito. Nang lumabog ang cruise ship kanina, nasuotan siya ng ama ng life jacket. Pirit ni Zaya ang nilalabanan ng pagturo ng mga luha ng maalala ang ama. Napahiwalay sila dito dahil nagkagulo na kanina. Nagpalutang-lutang siya sa dagat at marami sumisigaw at humihingi ng tulong. Isa si Beverly sa nakita ay nahihirapan kahit may suot na life jacket dahil nagpanik na ito. Sila lang ng ama noon na nag-travel. Regalo para sa kanyang kaarawan. Nilapitin ito at pinakapit sa isang bagay na lumulutang sa tubig. Hinawakan na mahigpit ang kamay nito na lumakas pa ang alon na umahampas sa kanila. Sabay silang nagpaanod sa alon hanggang sa napadpad sa isang hindi mataong isla. Huwag mo akong iiwan, natatakot ako. Nanginginig na pakiusap ng bata kay Zaya. Promise hindi kita iiwan at pababayaan. Tahan na, dahil lalo ka lang magkakasakit. Pangaalo dito ni Zaya at dama niya, inaapoy na nga ito ng lagnat. Naghanap sila ng maaaring masilungan. Na puno. At doon pinasandalang kasama. Naghanap siya ng mga tuyong dahon para gawing pansamantalang kumot ito. Thank you. I owe you for this. Can you be my best friend? Nanginginig ang mga labi ni Beverly at nagawa ng umiti ng tumango sa Zaya. Di rin naman nagtagal at may nakatagpo sila sa isang mga ngahoy. Tinulungan sila at sinama sa bahay ng mga ito. Mga ilang araw pa ay dumating na rescuers at nilala sila sa ospital para masigurong kanilang kalusugan. Makikita pa ba tayo? Nangungusap ang mga mata ni Beverly na nakatitig sa kanya. Hahanapin kita paglaki ko. Pangako yan. Nakangiting tugon ni Zaya dito bago tuluyan naghiwalay ang kanilang landas. Huling balita ni Zaya kay Beverly mula sa pag-uusap ng mga rescuers, inilipat ng ospital ito. Nagkaroon naman ng infection ng bata kaya nanatili itong tulog at di na makausap. Zaya, iha. Pukaw ni Cardine at sanato na lang dalaga. Napakarap si Zaya bago nabaling ang tingin sa Ginoo. Hindi naglaon, tumulong kanyang mga luha dahil sa galit na nadarama. Nadagdagan ang galit niya kay Erica nang wala lang trahedya noon. At dahil kaibigan ng turing niya kay Erica ay wala siyang inililihim dito. Hindi niya alam kung paano nito nahanap si Beverly at nagpanggap na siya ito. Hindi na siya nakontento sa pag-angkin ng pagkatako at ngayon ay ang pagiging ina naman sa isa kong anak. Garalgal ang boses ng dalaga dahil sa pinagkalong emosyon na nadarama ng mga oras na iyon. Huwag mong sabihin ikaw ang bata na kasama ni Ivy sa isla. Namilog ang mga mata ni Carding na nakatitig sa dalaga. Napamura siya ng tumango sa Zaya bilang tugon sa kanyang tanong. Kailangan mo naman nilang katotohanan. Huwag po muna ngayon. Putol ni Zaya sa naisip ng Ginoo. Sagad sa kasamaan ng puso ni Erica, baka ko anong gawin sa isa ko pang anak at lalong di ko ito makita. Nauunawaan ni Carding ang dalaga. Wala siya nagawa kundi yakapin ito upang damayan. Mahanap pa rin siya at mababawi ang lahat ng inago sa inyong babaeng yun. Kaya pala gano'n na lang pagmamahal ni Ivy kay Erica dahil ang akala nito ito ang batang tinurong nitong best friend. Nanulumong na ibulala sa Zaya. Sa nakikita niyang closest ang dalawa ay alam niyang sirang-sira ng pagkatao niya kay Ivy. Pinanong lahat yun ni Erica para hindi siya paniwalaan kung sasabihin niyang katotohanan. Pero may isang bagay siyang hindi na ikwento kay Erica noon na alam niyang matatanda ni Ivy. Ilalabas niya yun sa tamang oras. Mataas ang heels sa suot ng sandal ni Zaya kaya nagmukha siyang model na naglalakad sa hallway papuntang opisina ni Kael. Lantad din ang makinis at mababang binte sa suot niyang skirt na nagpastuhon. Binagay ng long sleeve na kulay puti at ang buhok ay hinayaan lang na nakalugay. Kilala mo ba siya? Tanong ni Rochelle kay Andrea na siyang sekretary ni Kael nang makita isang babaeng pinapasok ito sa opisina ng big boss nila. Ngayon ko lang din siya nakita at mukhang importanteng tao dahil binilin sa akin sir na papasukin na kapag dumating. Sagot ni Andrea sa babaeng alam niya na kichismis namang para sa amo nito. Balitaan mo ako kapag may iba ka pang nakuha ang balita tungkol sa kanya. Pabalong na bilin ni Rochelle sa kaibigan bago pa simpleng umalis. Nanatiling formal ang tingin ni Kael kay Zaya pero hindi mapigil ang mapanalok ng sariling laway nang masilayan ng magandang hubog ng katawan ng dalaga. Napaaga ba ang dating ko? Nakangiting tanong ni Zaya dito matapos makipagbatian. Tama lang, have a seat. Pinaghila ni Kael ito ng upuan. Bihira niyang ginagawa yun sa isang babae at kusang gumalaw ang kanyang katawan. Thank you. Pasalamat ni Zaya dito habang ginagala ang paningin sa paligid ng silid. Malaki yun at nakita niya may connecting door sa bandang kaliwa ng dingding. May inihanda akong opisina para sa isa ibaba dahil doon lang may bakante. Ani Kael habang binubuksan ang drawer at binigay dito ang susi para sa maging opisina nito.
Tinanggap ni Zay ang susi. Mukhang pinaglalaroan siya ng tadhana at doon pa siya mapapapwesto sa floor kung saan siya dati galing. You can start and anytime and you don't need to rush. I am the type of an early bird at ayoko may naaksi ang oras. Seryoso yung tugon sa binata. Matamang pinagmusta ni Kel ang dalaga. Bigla ito naging formal kapag trabaho ng pag-uusapan. Ganon din siya pero hindi niya inaasa na sa itsura nito, napaka-professional. Kung panlabas lang talagang pagbabasihan niya, masasabing isa itong babaeng mahilig sa party. Tipong walang ibang alam sa buhay kundi magpaganda lang at mag-shopping. Ganon ang kanyang kapatid at hiniyaan niya lang yon dahil maging asawa naman itong mamamahala sa share ito sa kanilang kayamanan. Magkakasundo tayo sa bagilingan. Napansin ni Zay ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ng binata. Kahit nakangiti, alam niyang napahanga niya ito sa kanyang karakter. Sabay silang tumayo at sinamahan siya nito sa kanyang maging opisina. Miss Andrea, please cancel all of my appointment for this morning. I have an important matter to discuss with Miss Gomez. Biri ni Kael sa kanyang sekretary bago tuloy ang umalis. Napasunod ang tingin ni Andrea sa dalawa. Sa isip-isip niya mukhang magkakaroon ng selusan na ganap dahil sa pagdating ng bagong babae. Ngayon na nakita ang amo na personal na siya nag-aasikaso sa bago empleyado ng kumpanya. Madalas ay si Mr. Gay ang gumagawa ng trabaho niyon, kahit kasosyo pang taong yon. Napatayo si Erica mula sa kinaupuan nang marinig ng balita ni Rochelle. Balita ko po, siya ang bagong kasosyo ni Sir Kael sa itatayong hotel na katabi ng tinatayong mall nito. Dagdag pang balita ni Rochelle sa among dalaga. Samahan mo ko. Nagmamadaling lumabas si Erica ng opisina upang kinilalan ng babaeng bisita ng kanyang fiancé. Wala po si Sir Ma'am. Harang ni Andrea kay Erica bago pa nito mabuksan ang pinto ng opisina ni Kael. Tinaasan ni Erica ng kilay ang babae. Wala siya sa mood para magpakita ng kabaitan ngayon. Umalis po siya at sinamahan si Miss Gomez sa magiging opisina nito sa ibaba. Lalong nalungkot ang mukha ni Erica. Kailan pa naging ganto si Kael sa isang tao? Kahit sa kanya hindi talagang gentleman in public. Ang intayin siya or sabayin sa paglalakad di yun ginagawa kung hindi pa siya gumagawa ng paraan. Puntahan mo siya at sabihin na naghihintay ako sa kanyang opisina. Sabihin mo kailangan namin umalis ng mas maaga. Pagalit ni Eric ang utos sa sekretary ng nobyo. Napasimangot si Andrea pagkatalikod sa babae. Kung makamando to, kala mo pag-aari ang buong kumpanya. Umiikot sa buong department ang amo at kasama nitong babae na makita niya ang mga ito. Kita sa mukha ng lahat ng nararoon ang paghanga sa kagandahan ng babae. Bigla, may naisip na kalokohan si Andrea para makagante sa pagmamaldita ni Erica sa kanya kanina. Kung anong bilin ko kanina sa iyo, yun ang susundin mo. Matigas sa tugon ni Kael sa kanyang sekretary. Sorry po sir, ang sabi po kasi ng fiancé ninyo, importante daw pong lakad ninyo. Yumuko ang ulo ni wika ni Andrea. You may go. Hindi alam ni Zaya kung galit ba si Kael o ano dahil wala siyang nababasang emosyon sa mukha nito. Ikakasal ka na pala? Hindi tumitingin dito na kanyang komento nang wala na ang sekretary nito. Sa alip sagutin ng bagong kasosyo, tumalikod si Kael. Wala siyang pakialam kung alam na ng lahat ang tungkol sa kanila ni Erica. Pero ngayon iba ang kanyang nadarama. Ramdam niyang sumunod sa kanyang babae at hindi na muling nagtanong pa. Alam ni Kael na pamilyar sa mga empleyadong nararoon ang mukha ni Zaya. Sinadya niyang doon ito ipwesto dahil mas gusto niyang alamin kung siya lang ba ang nagkakamali sa mukha nito. Pinakilala niya ito sa lahat ng nararoon, lalo na sa manager. Hindi ba talaga ikaw ang Zaya na naging assistant ko noon? Manghang tanong ni Troy sa dalaga. Kahit may edad na siya, napapahanga siya sa kakaibang ganda ng dalaga ngayon. Nagpapatulong ang tinging pinukol ni Zaya sa binata. Nagkunwaring naguguluhan sa tanong ng kaharap. Ay, sorry po. Matagal na nga palang wala na siya. Kamukhang kamukha mo kasi siya. Ang pinagkaiba niyo lang ay ang pananamit at ang kunay ng mga mata. Nahihiyang ani Joy sa dalaga. Humingi rin siya ng apology sa binatang amo dahil alam niyang ani itong inuungkat pang tukol sa babaeng na mayapa na. Kinagagala ko pong makilala kayo Mr. Troy at bukang malaki naging bahagi ng babaeng kamukha ko sa kumpanyang ito. Ngumiti siya sa Ginoo. Agad pinutuli ka ilang pag-uusap ng dalawa. Ayaw niyang malaman ni Miss Gomez na kumukha ito ng tunay na ina ng kanyang anak. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!